97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang biguin ng taong natutunan nating mahalin. Ang isa na yata sa pinakamasakit na pwede nating pagdaanan sa buhay. Pero paano na lamang kapag nalaman natin na ginawan din nila tayo ng mabigat na kasalanan at pinagtatakpan ito sa pamamagitan ng paghuhugas kamay? Napaghihilom ng panahon ng mga sugat ng kahapon. Yan ang tumulong sa ating kabarangay na si Mylene para makapag-move on at ipagpatuloy ang buhay pagkatapos ng mga pagsubok na pinagdaanan niya. Kaya nga matapang niyang ibinahagi ang kanyang storya upang maka-inspire sa ating mga kapuso na dumaraan sa parehong sitwasyon. Excited ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mylene. 35 years old, dating taga Maynila pero ngayon ay nasa Ohio, USA. Nakasama ang aking nanay at anak na babae. Isa po akong working mom, ang nanay Lilia ko po. Ang nag-aalaga sa anak ko simula baby ito, lalo na kapag nagtatrabaho po ako noon, Papa Dudut. Actually, matagal na po talaga akong nakikinig ng mga drama sa radyo until na-discover ko at nagustuhan ang Barangay Love Stories. Ang totoo, sa pakikinig ng mga storya ng ating mga kapuso ako nakahanap ng pahinga. Aaminin ko na hindi po madaling maging isang ina at maging breadwinner. Although hindi na po bago sa akin ang konsepto ng pagsisikap dahil estudyante pa lamang ako, ay mataas na po talaga ang pangarap ko para sa amin ng nanay ko. Kaya nga thankful ako dahil kahit na hindi madali ang pinagdadaanan ko sa buhay, ay patuloy pa rin po kaming binibless ni Lord, Papa Dudut. Wala na po akong tatay, Papa Dudut. Pinalaki po ako ng nanay Lilia ko sa pagtitinda ng kung ano-anong merienda sa kalye, tulad ng banana queue, kamote queue, turon at maruya. Ako po ang katukatulong niya sa paglalako nito kapag wala akong klase. Mahirap po ang buhay naming dalawa noong araw, lalo na kapag mainit ang araw. O di kaya ay inabutan kami ng malakas na ulan sa pagtitinda sa kalye. Madalas na nagkakasakit kami ni nanay tulad ng ubo at sipon, tapos pag lumala ay nauuwi sa trangkaso at sakit ng katawan. Mabuti na lamang po at nakasurvive kami sa mga gamot na nabibili namin sa butika. O di kaya ay nahihingi sa center. Kaya nga nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral para naman guminhawa ang buhay naming magnanay. Fast forward, dahil sa tiyaga ng nanay ko at sa pagpupursige ko ay nakapagtapos po ako ng kolehiyo. Oh, Mylene anak, nandiyan ka na pala. Anong oras ka dumating? Kanina pa po, mga 30 minutes nanay. Buti gising na kayo kasi nakahain na po ang hapunan natin. Tignan nyo, nagluto ako ng paborito nyong pakbet sa gata. Wow, mukhang masarap nga ah. Nag-abala ka pa talaga anak. Galing ka sa trabaho, di ba? Pagod ka. Dapat ako ang nagluto kaso nakatulog ako kaninang alas 6 eh. Ay bakit hindi mo na lang ako ginising? Ayos lang po yun para makapagpahinga kayo, Nay. Ang aga nyo kaya bumabangon para lang ipagluto ko ng almusal at baon ko sa trabaho. Hayaan nyo naman na ako ang magsilbi sa inyo. Nakakahiya pa rin kasi ikaw ang nagtatrabaho. Dapat pagdating mo rito sa bahay natin eh nagpapahinga ka na lang. Hala, si nanay oh. Maaatim ko ba naman na umupo-upo lang dyan? Tsaka kahit kayo ang magluluto, makikisali at tutulong pa rin ako sa inyo. Diba? Bata pa lang masyado na talaga ako mausyoso.
Parang hindi pa po kayo sanay sa akin. Sa bagay. O Esha, maupo ka na riyan at maghahaponan na tayo anak. Mukhang masarap itong niluto mo ah. Mukha lang. Masarap talaga yan, Nay. Binibiro lang kita. Siyempre alam kong masarap to. Mana ka kaya sa akin, magaling magluto. Kita niyo si Nanay ng bola pa. Ay maiba ko, kumusta naman ang trabaho mo anak? Mahirap ba ang araw mo ngayon? Nakakapagod ba? Sakto lang po. May mga client meeting lang pero okay na okay. Kilala niyo naman ako. Hindi ako sumusuko sa mga challenge sa trabaho. Kung may nakakapagod siguro, yung biyahe papasok at pauwi yun. Alam niyo na rito sa Pinas, heavy traffic lalo na sa EDSA. Ang pinakaayaw ko yung wala akong matsetsempohang sasakyan. Dami kasing pasahero eh, palibasa Biyernes. Mabuti nakauwi pa rin ako at nakapagluto. O diba, yan na ang sinasabi ko. Nahirapan ka na sa biyahe, nagluto ka pa pag-uwi. Ikaw talaga, Maylene. Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit nung maliit ka, napakabait mo. Tapos maalalahanin din at higit sa lahat, matiisin. Siyempre, Nay. Kanino pa po ba ako magmamana? Sa inyo lang naman po, di ba? Sa bagay. Hindi ka pwedeng magmana sa kapitbahay kasi matapobre yun sila. Ay, biro lang. Pero nak, matanong ko lang. Ano po yun? Wala pa ba? Wala pa bang ano, Nay? Sweldo? Ay, hindi yun. Eh, ano po? Wala ka pa bang boyfriend? O kahit man lang natitipuhan? Nay, ba't niyo naman po natanong yan? Eh, huwag mo naman sanang masamain, anak. Nasa tamang edad ka na naman. Natanong ko lang kasi nakita ko sa palengke yung classmate mo nung high school. Aba, dalawa na pala ang anak at buntis pa sa pangatlo niya. Nagpakita pa ng picture nilang mag-asawa, eh mukha naman silang masaya. Nay, wala pa po akong planong mag-boyfriend. Yan din ang sinabi mo noong college ka, hanggang sa nakapagtapos ka na. At ngayong nagtatrabaho ka na, wala ka pa rin ipinakikilala sa akin. Hindi naman kita inaapor anak, pero tumatanda na ako. Paano kung bigla na lang akong mawala? Ay sino na lang ang titingin at makakasama mo sa buhay? Gusto ko naman makita at masigurado na ayos ka sakaling mawala ako. Naiintindihan ko po na nag-aalala lang kayo sa akin, Nay. Pero hindi ko po kasi talaga naiisip na mag-entertain ng lalaki sa buhay ko. Siguro darating din ako doon pero hindi pa sa ngayon. Tsaka magiging okay po ako. Hindi nyo kailangan mag-alala. Isa pa, huwag niyo naman po kaagad isipin na mawawala na kayo kasi marami pa akong pangarap para sa atin. Kayo talaga. Anong gusto mong gawin ko? Pigilan ko tong utak ko na mag-isip. Posible ba yun? Oo, Nay. Posible po yun. Saka na po natin pag-usapan yung magiging boyfriend ko, Nay. Kasi sa ngayon, tayo po ang priority ko. Ay, sige na nga. Basta kung meron na, pakilala mo agad ha. Akong bahalang kumilates. Makakaasa kayo, Nay. Pero sa ngayon, kumain na po tayo. Kain kayo ng marami, ha? Sinarapan ko talaga yung pakbit sa gataan na niluto ko. Papa Dudut, simula elementary hanggang college ay consistent awardee po ako. Para sa akin ay sobrang tinitreasure ko ang pagkakaroon ng award at pagkakataon na umakyat sa entablado ang nanay ko para sabitan ako ng medalya. Kaya nga sinikap ko talaga na laging magkaroon ng award at masaya ako na nakikitang proud sa akin si nanay. Sobrang thankful siya sa akin kasi nakikita niyang nagbubunga ang pagsisikap niya para sa pag-aaral ko. Kaya nga nang makapagtapos ako ay hindi na ako nagpahinga pa kagaya ng iba kong classmates. Naghanap po kaagad ako ng mapapasukan yung competitive ang salary dahil marami po akong goals na gustong ma-achieve. Sabihin na ng iba na alipin ako ng salapi pero kapag mahirap ka at nabigyan ka ng chance na kumita ng pera ay gagawin mo po ang lahat para mapangalagaan yon. Pero hindi naman po ako naging gahaman. Nang mga panahon na yon ay narealize ko na iba pala ang mundo sa labas kumpara noong nag-aaral pa ako. Sabihin na natin na pamilyar na ako doon pero hindi ko pa rin napigilang manibago.
Kaya nga sa mga unang taon ko sa trabaho ay hindi po ako na-distract sa ibang bagay tulad ng pagkakaroon ng relasyon. Nagsikap ako at nag-focus sa ginagawa ko hanggang sa napansin ng management namin ang mga ginagawa ko para sa company. Eventually ay na-promote po ako at nagsimulang mag-training bilang supervisor. Lagi po akong ginaganahan sa ginagawa ko dahil gustong gusto ko naman po ang trabaho ko. Plus mas tumaas ang sweldo ko kaya nagsimula na kaming umahon sa kahirapan ni nanay. Sa katunayan, naibibili ko na siya ng mga gusto niya at hindi na lang mga kailangan namin. Nagpaplano na rin po akong kumuha ng bahay noon para sa aming dalawa although nakalipat na kami sa mas maayos na apartment. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko, Papa Dudut. Kaya dead man na lamang ako kapag kinukumusta ni nanay ang love life ko. Nape-pressure ako, oo. Kaya nga madalas ko yung i-open up sa best friend kong si Raj, Papa Dudut. Grabe, malapit na ako magtampo sa'yo, Maylin. O bakit naman? Inaano kita dyan? Ang hirap mo kasing iyayain. Lagi kang busy. Pero naiintindihan ko naman ang pagiging workaholic mo. Kaya nga natutuwa ako na sa wakas, natuloy na rin tong bonding natin. O diba, at least hindi na laging computer ang kaharap ko. Ibang mukha naman. Gwapong mukha, diba? Ay, ba't parang lumalakas yata ang hangin? Grabe ka talaga sa akin. Gwapo naman talaga ako ah. Oo na, ikaw pa ba? Eh malakas ka sa akin eh. Pero masaya din ako na nagkita tayo. Sa totoo lang na-miss kita, kumusta ka naman? Ito, madalas busy sa family business kahit may sarili akong work. Hindi kasi maasahan yung ibang mga kapatid ko eh. Kaya ako pa rin ang nilalapitan ni mama at papa. Okay lang, di naman. Bakit kasi hindi ka nalang mag-full-time sa negosyo nyo para natututukan mo? Plano ko na rin naman kapag hindi umukay itong pinagtatrabahuan ko. Ewan, ang gulo na ng management. Simula na magpalit sila ng presidente ng kumpanya. Hindi naman mahandle ng maayos ng anak na may-ari. Puro yabang lang. Nanginaya lang din ako sa panahon na itinagal ko ron. Akala ko kasi magtutuloy-tuloy ang promotion ko. Kaso, mukhang hindi na yung mangyayari. Ayos na lang din. Tinanggap ko na. Sayang naman. Pero mas okay kasi na ikaw ang boss. Tama naman. Pero tignan ko muna mga mangyayari dito sa trabaho ko. Pag talagang basura na, saka na ako magpo-focus sa negosyo ni na mama at papa. Eh, ikaw ba? Kamusta ka? Okay din naman ako. Laging busy sa work. Wala nang panahong lumabas. Huwag ganun. Dapat matuto ka rin mag-unwind. Maiksi lang ang buhay, Maylin. Kahit gaano ko pa ka-goal-oriented na tao, huwag mo ubusin ang oras mo kakatrabaho. Sige ka, baka magkasakit ka niyan. Nax, concerned? Pero thanks sa reminder. Pero alam ko naman yun. Kaya nga naisip ko maghinay-hinay muna lately. Saktong trabaho lang. Nasisitan na rin kasi ako ni nanay. E paano, kahit sa bahay namin, nakatutok ako sa laptop. Ikaw talaga, hindi ka na nagbago. Noon pa, napakasipag mo na at sobrang dedicated. Ay, maiba tayo. Kamusta si nanay? Miss ko na siya, ha? Nako, miss na miss ka na rin niya. Ayos lang naman siya. Malusog sa awa ng Diyos. One of these days, pupunta ako sa inyo para makita siya. For sure, matutuwa yun. Ay, maalala ko pala. Nakakatawa si nanay last time. Kasi out of nowhere, bigla akong tinanong kung may boyfriend na ba ako o kahit natitipuhan man lang. Sabi ko siyempre wala. Ayun, ang dami nang sinabi. Kesyo gusto raw niya makita na okay ako at mayroong makakasama pag nawala na siya. Tapos, binideri niya yung kaklasiko nung high school na nakita niya sa palengke. Sabi niya magtatatlo na raw ang anak at maayos ang pamilya. Eh alam ko naman na hindi naman masyado maayos ang buhay nila. Ang di alam ni nanay, nakachat ko yung kaklasikong yun nung nakaraan. Ayun, panay naman ang reklamo sa akin. Anong sinabi mo sa nanay mo? Sabi ko wala akong ine-entertain at wala pa akong balak magka-boyfriend sa ngayon. Hindi mo naman masasabi yan. Kasi paano kung may magparamdam, di ba? Well, mas nakafocus kasi ako ngayon sa goal ko para sa amin ni nanay kesa mag-boyfriend. Alam mo naman yun, Raj, di ba? Oo, alam ko. Pero mahirap din kasi magsalita ng tapos. Pag tinamaan ka na ng pana ni Cupido, wala kang magagawa para pigilan yun. Madidistract ka talaga pag na-inlove ka.
Yan. Yan ang ayaw ko mangyari. Kaya hanggat kaya ko, iniiwasan ko talaga yan. Kaya nga gagawin mo lang inspiration para hindi maging distraction. Sa ganun, mas gaganahan kang gumising sa umaga, pumasok sa trabaho, at makipagbuno sa heavy traffic sa EDSA. Ay naku, para kang nanay ko magsalita. Pero sige, tignan na lang natin ang mangyayari. Kakahabol mo sa goal mo, unti-unti ka nang nawawalan ng buhay. Buksan mo lang ang puso mo. Alay mo, nasa malapit lang pala yung lalaking para sa'yo. Kababata ko po at matalik na kaibigan si Raj, Papa Dudut. Naging classmate ko rin siya noong elementary at high school. Pero magkaiba kami ng pinasukang paaralan noong college. Pero hindi po nagbago ang turingan namin sa isa't isa at mas naging close kami lalo nitong nagsimula na kaming magtrabaho after graduation. Alam po ni Raj ang mga pangarap ko sa buhay at sa nanay ko, Papa Dudut. Sabihin na natin na open book ako sa kanya. Pinagkakatiwalaan ko po siya at alam kong ganun din siya sa akin. Kumpara po sa pamilyang kinalakhan ko ay well off po ang pamilya ni Raj. May food business ang family niya kaya maayos po ang buhay nila. Hindi ganong kayaman pero sapat at hindi nagugutom katulad ng naranasan namin ni nanay noong araw. Pero sa kabila ng lahat ay lumaking mabait at mapagkumbaba si Raj, Papa Dudut. Papa Dudut, aaminin kong napaisip ako sa mga sinabi ng best friend ko. Hindi naman po kasi ako man-hater and in fact, ay nagkaka-crush din naman ako noong nag-aaral ako. Sadyang ako na lang po ang kusang umiiwas kapag alam kong malapit na akong ma-fall. Siyempre, para sa akin, mawawala ako sa focus ko sa pag-aaral kapag nagpapasok ako ng ibang tao sa buhay ko. Hindi rin po ako believer ng mga tinatawag nilang inspiration. Kapag nagkarelasyon, para sa akin ay abala lamang po yun. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin naman po inaalis ang pagkakaroon ko ng sariling pamilya in the far future. Nasabi kong sa malayong hinaharap kasi wala pa talaga sa isip ko na tumatanda na ako at kailangan ko na palang magkaroon ng karelasyon. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay marami rin pong nanliligaw sa akin noong nag-aaral ako and even sa current workplace ko, Papa Dudut. Pero dahil nga mas focus ako sa studies ko noon and ngayon sa trabaho ay hindi ko sila masyadong pinagtutuunan ng pansin. Bukod doon ay nasasanay na rin ako sa buhay single kaya parang wala na lang sa akin ang iba kong kaibigan na in a relationship. Affected pa rin naman ako kapag may nagtatanong kung kailan ko plano magjowa o lumagay sa tahimik kaya nga thankful ako. Dahil nandyan si Raj, Papa Dudut. Siya lang po ang tanging kaibigan na meron ako. At masayang masaya ako dahil nanatili ang aming communication despite our busy schedule sa work. Wala rin pong girlfriend si Raj ng panahon na yon, kaya wala namang magagalit sakaling lumabas kami para magkwentuhan. Kilala rin po siya ng nanay ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay parang anak na po ang turing ni nanay kay Raj. Mabait din po si Raj kay nanay. Sa tuwing pumupunta siya noon sa dating tinitirhan namin at kahit noong nakalipat na kami ay hindi nawala yung mabuting treatment niya kay nanay. Lagi rin pong may dalang regalo si Raj kapag birthday ng nanay ko. Binibigyan din niya ito ng flowers tuwing Valentine's kaya nga hindi katakataka. Nasuportado ni nanay sakaling si Raj ang maging boyfriend ko. Oh, ba't kaya tumatawag tong si Raj? Hello, Raj! Napatawag ka! Ay, Maylene. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Lunch break na namin. Ito, katatapos ko lang kumain. Sandali, ayos ka lang ba? Bakit parang may something sa boses mo? Halata ba masyado? Oo kaya.
Parang malungkot kasi boses mo eh. May nangyari ba? Wala naman. Ay, meron pala. Ano ba yan? Ang gulo ko. Sabihin mo na. Para namang hindi tayo magkaibigan eh. Ano ba kasi yun? Okay lang ba kayo sa inyo? Ang parents mo, kumusta? Don't worry. Ayos lang sila. Ang totoo, kaya ako tumawag kasi... Kasi kahit nakakaya, pasensya ka na pero kinapalan ko na ang mukha ako. Okay. Ano nga yun? Pwede mo ba akong pahiramin ng pera, Maylene? Ha? Sabi na nga ba, nakakahiya eh. Pasensya ka na, wala kasi ako malapitan. Nakailang hiram na rin kasi ako sa parents ko. Kaya baka hindi na nila ako pahiramin. Kaya lumapit na ako sa'yo. Kailangan ko lang. Wala namang kaso, magkano ba? 20,000. Pangako, ibabalik ko rin sa'yo. Okay. Pero ano ba nangyari? Kung ayos lang malaman. Okay lang naman. Katangahan ko rin kasi. Naskam ako ng kakilala ko. Ininvest ko kasi yung pera sa isang property na binibenta niya. Turns out, hindi naman pala maayos yung papers nun. At naglahong parang bula yung mokong. Gigil nga ako eh. Kasi yung kalahati ng perang yun, galing sa kaibigan ko. Bale, partner sana kami kaso ang ending, ako pa nasisi nung nagkabukingan na. Ngayon, hinihingi niya sa akin yung perang binayad niya. Naku Raj, magulo nga yung pinasok niyo. So, itong hihiramin mo sa akin, ipambabayad mo lang sa kaibigan mo, tama? Paano naman yung pera na nawala sa'yo? Ipapablatter ko yung walang yung scammer na yun. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nahuhuli at hindi niya na ibabalik ang pera ko. Pero sa ngayon, yung kaibigan ko munang praning ang iintindihin ko. Kaya pasensya ka na kung ikaw kagad yung naisip kong lapitan. Magkaibigan tayo, Raj. Tsaka malakas ka sa akin, no? Pero sana tuparin mo pangako mo na ibabalik din yung pera, ha? Kasi kukunin ko yun sa savings ko. Bigyan mo lang ako ng 2 linggo. Pangako, ibabalik ko sa iyo yun ang buo. May tiwala naman ako sa iyo. Thank you ulit, ha? Nakahinga na ako ng maluwag. Halata nga. Medyo maayos na ang tono ng pananalita mo. Hindi tulad kanina, grabe. Nag-alala talaga ako sa'yo kasi akala ko kung napaano ka na. Sa susunod, mag-iingat ka na ha, para hindi na kayo nai-scam. Maging mapanuri ka at mag-research ka rin. Ayos ah. Sermonan daw ba ako? Siyempre, best friend mo ko. Ano ko, kung sino lang nahahayaan kang mapano. Pero kahit best friends tayo, makakatikim ka talaga ng pangaral sa akin. Okay po. Tama naman ang sinabi mo. Salamat talaga at nandyan ka. Hindi naman na bago yun. Nandyan ka rin naman pag kailangan kita. That's what friends are for, di ba? Tama. O siya, akin na ang bank account mo para matransfer ko na yung hinihiram mo. Thank you ulit, Maylene, ha? Wala yun. Ano ka ba? Papadudot, kahit galing sa well-off family si Raj, ay may ugali siya na laging short sa pera at madalas ako ang hinihiraman niya. Nung nag-aaral kami, minsanan lamang yon, syempre kasi isang kahig at isang tuka lamang naman kami ng nanay ko. Pero nitong nag-start na kaming mag-work and syempre meron na rin pinagkakakitaan ay may sa ilang beses na rin siyang nangihiram sa akin ng pera. Hindi ko po yon minamasama dahil kaibigan ko siya at agad din naman niyang ibinabalik ang hiniram niyang pera. Pero hindi ko rin po mapigilang mapaisip kung bakit lagi na lang kapos sa pera si Raj. Don't get me wrong. Kahit magkaibigan kami, hindi naman ako masyadong ososera sa kung saan niya ginagamit ang pera niya. Unless tinanong ko at ayos lang sa kanya na ikwento. Pero wala po talaga akong ideya doon sa mga nakaraan niyang hiram. Kung may extra naman ako ay hindi ako mahirap-hiraman, basta ibabalik lang dahil hindi ko naman pinupulot sa kalsada ang perang kinita ko na ang puhunan ay dugot pawis ko. Di nagtagal ay nawala na rin sa isipan ko ang tanong ko tungkol sa pinagkakagastosan ni Raj ng pera dahil madalas siyang kapusin. Naging abala na po kasi ako sa trabaho at sa mga goals namin ni nanay. Hindi pa rin po nagbabago yung stand ko that time tungkol sa pagiging single. Hindi pa rin po ako nag-entertain ang suitor dahil ayokong mahati ang atensyon ko sa ibang bagay.
Eventually ay hindi na rin naman ako masyadong tinatanong ni nanay kung kailan ko planong magpaligaw o magboyfriend. Dahil mukhang naramdaman niya na hindi pa po talaga ako interesado. Kung kukumustahin niyo kami ni Raj ng panahon na yon, para sa akin ay casual ang relationship namin as best friends. Not until muli na naman siyang nagtapat sa akin ng kanyang feelings. Nabusog ka ba? Oo. Pero bakit parang ang romantic naman ang setup natin ngayon? Anong okasyon? Wala naman. Gusto lang kita i-treat sa isang magandang restaurant. Masarap pagkain nila rito, no? Natatandaan ko kasi sabi mo, gusto mong sumubok ng ibang putahe. Wow! Naaalala mo pa pala yun. Grabe ang memorya mo, ha? Ako nga hindi ko natanda na sinabi ko yun eh. High school pa tayo nung sabihin mo yun. At hindi ko yun makakalimutan. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, nagdadala ako ng mga pagkain na inspired sa ibang bansa na luto ng mama ko para matikman yun ni nanay. Ah, oh, na-touch naman ako, Raj. Thank you kasi hindi mo nakalimutan. Hindi talaga. Paano ko makakalimutan? Eh, best friend kita. Hmm? Best friend nga lang ba? Kilala kita. Hindi ka magpapaganito kung walang something. Miley naman, walang something, no? Gusto ko lang talagang gawin to kasi masaya ako na nagkakilala tayo. Kumbaga, para sa akin, hulog ka kasi ng langit. Sobra naman yung hulog ng langit. Tinutubuan din ako ng sungay at buntot. Puro ka naman biro eh. Oh, ba't parang kinakabahan ka? Naku Raj, iba talaga ako tub ko. May pasabi-sabi ka pang walang something pero alam kong meron. Ano pa kasi yun? Share mo na. Ay, wala talaga akong lusot sa'yo. Sige na nga. Ano kasi, Maylin, di ba, alam mo naman na higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa'yo? Oo, alam ko. Maniwala ka sa'kin. Sinubukan kong pigilan ang feelings ko para sa'yo. Dahil nga, hindi mo priority yung pagkakaroon ng boyfriend. Pero hindi ko nagawa. Kasi lalo lang ako nahuhulog sa'yo eh. Raj, pinag-usapan na natin to, di ba? Oo, pero painggan mo muna ako, please? Okay. Sige, ituloy mo. Para sa akin, ikaw yung babae na gusto kong maging girlfriend kasi napaka-espesyal mo. Mabait kang anak, ang hardworking mo. Tapos, maaasahan ka pang kaibigan. Saka kahit nung nag-aaral pa tayo, in love na ako sa'yo eh. At hindi yun nabawasan hanggang ngayon. Lalo pa nga yata natagdagan. Espesyal ka rin naman sa akin. Mabait ka, maalalahanin. Gustong-gusto ka nga ng nanay ko para sa akin kahit noon pa, pero alam mo naman ang sagot ko, di ba? Hindi mo ba pwedeng subukan? Wala namang masama kung liligawan kita. Pareho naman tayong single. Pero hindi ko priority ang pagkakaroon ng relasyon, Raj. Marami akong goal sa buhay. Ayoko ng distraction. Pasensya ka na kung hindi pa rin ang isasagot ko sakaling magtatapat ka ulit ng feelings mo. Actually, plano ko talagang magtapat sana sa'yo ngayon. Akala ko kasi, sa maraming taong pagkakaibigan natin, magkakaroon na ako ng pag-asa sa puso mo. Pero wala pa rin pala. Alam ko hindi ako dapat magtampo. Alam ko dapat irespeto ko ang desisyon mo. Pasensya ka na kung hindi ko pa rin mapigil ang malungkot, ha? Naiintindihan kita. Pasensya ka na rin kung wala akong magawa para hindi ka na malungkot. Naku, ayos lang yun. Mawawala rin to. Saka naging honest ka lang din. Mabuti nga sinabi mo para alam ko kung saan ako lulugar. Thank you for understanding, Raj. Thank you ulit sa pagiging honest. Paano? Hatid na kita pa uwi. Medyo gumagabi na rin. Baka hinahanap ka na ni nanay. Oo nga, sige. Tara na. Salamat sa masarap na dinner, ha? Hindi po yan ang unang beses na nag-confess si Raj ng feelings niya sa akin, Papa Dudut. Part of me ay aminado na kinilig kasi kilalang kilala ko na siya. Bukod doon ay kung ibang babae ako ay magkakagusto po kagad ako kay Raj dahil nga mabait siya, magalang at gwapo.
Matangos po ang ilong niya, moreno at matangkad, Papa Dudut. Mga katangi ang hinahanap ko personally sa isang lalaki. Natatandaan ko na nagsabi na rin siya na gusto niya ako noong after high school graduation namin, pero nireject ko lamang siya dahil mas focus ako sa college life ko noon, Papa Dudut. Akala ko na wala na lang yung feelings na yon, kaya nagulat ako nang muling magtapat sa akin si Raj pagkalipas ng ilang taon. Well, hindi naman po ako manhid, Papa Dudut. Ramdam ko po ang mga special treatment niya sa akin, pero sa kabilang banda, mas malinaw sa akin na hindi pagbo-boyfriend ang priority ko, Papa Dudut. Masakit sa akin na tanggihan si Raj, but for me, he deserves someone better than me. Hindi lang naman po akong babae sa mundo, Papa Dudut, na pwede niyang pagtuunan ang feelings niya. Na-mention ko po kay nanay ang pagtatapat sa akin ni Raj at sinabi niya na sayang daw kasi tinanggihan ko. Dagdag pa ng nanay ko ay bakit daw hindi ko bigyan ng chance si Raj, kasi sincere naman ito at mabait pa. Gustong gusto ko siyang bigyan ng chance, pero hindi pa po ako handa, Papa Dudut. Aaminin ko, takot akong mahulog ng gusto sa tao, tapos may tendency sa dulo na maghiwalay din kami. Ang sakit lang isipin na masasayang ang lahat ng oras na ininvest mo sa inyong dalawa kung hindi lang din pala kayo ang magkakatuluyan. Sabihin nyo na na-advance ako mag-isip, pero nagpapakatotoo lamang ako. Months later, after kong i-reject si Raj, dumalang ang communication namin, Papa Dudut. Tapos nalaman ko na lamang na may ibang babae na siyang nililigawan. Papa Dudut, totoo na mararamdaman mo ang importansya ng isang tao kapag nawala na siya sa'yo. Yun kasi ang eksaktong pakiramdam ko nang malaman kong may iba ng babaeng tinitingnan si Raj. Matapos nga niya itong mabanggit sa akin nang hindi sinasadya. Feeling ko talaga ay wala siyang planong sabihin sa akin kasi somehow ay nahihiya siya. Dahil ayaw naman niyang isipin ko na gano'n na lamang niya ako isinantabi porque tinanggihan ko ang pag-ibig niya. O pwede namang hindi talaga gano'n at masyado lamang akong nag-a-assume. Kahit matapos kong sabihin na he deserves someone better. Yung babae na willing mag-commit sa kanya na hindi kagaya ko. Something like that. Pero yun nga, ang sakit pa rin kasi na may iba na siyang tinitingnan. Hindi na ako yung madalas niyang i-chat or i-text para yayaing kumain sa labas o magkape, dahil nga may iba na siyang niyayaya. Alam ko na katangahan ko kaya nangyari yon, pero doon ko po na-realize na matagal ko na po palang gusto si Raj, takot lamang akong sumubok. At matapos ngang merong ibang babae na di hamak na mas matapang kesa sa akin, masaya na malungkot po ang pakiramdam ko ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Doon ko po naisipang maghinay-hinay, Papa Dudut. Kumbaga, imbis na magpakalunod sa trabaho at magpakabisi kagaya ng madalas gawin ng ibang nagmo-move on, kahit di naman naging kami ni Raj, ay kabaliktaran po noon ang ginawa ko. Natuto po akong sumama sa mga office mates ko na lumabas, o di kaya ay gumimik. Imbis na sulohin ko ang sakit na nararamdaman ko, ay nag-entertain po ako ng ibang tao. Nakipagkaibigan po ako, nakipag-usap sa mga manliligaw sa akin, although wala naman akong plano noong sagutin sila kasi nga na kay Raj pa rin ang puso ko. Dumalas nga po nang dumalas ang pagsama ko sa mga inuman ng mga katrabaho ko, kahit na mahina talaga ako sa alak, Papa Dudut. Naisip ko kasi na masasanay din ang sistema ko, pero kapag lasing na ako, nagpapasundo ako kay Raj. Siya lang kasi ang pinagkakatiwalaan ko at ng nanay ko. Isang gabi ay sumama na naman ako sa gimmick ng mga ka-office mate ko, at tulad ng inaasahan ay nalasing na naman ako, Papa Dudut. Alam kong dapat cargo ko na ang sarili ko dahil matanda na ako, pero hindi ko pa rin napigilang tumawag kay Raj at sinabi ko sa kanya ang lokasyon at estado ko. Pero sinabi niyang hindi niya ako mapupuntahan dahil may date sila ng babaeng nililigawan niya. Nasaktan ako kaya nag-decide umuwi na lang ng sarili ko. Pero lasing na lasing talaga ako that time, at kulang na lang ay matulog na ako sa kalye.
Habang naghihintay ako ng taxi ay may isang kotse na tumigil sa harapan ko at pilit akong isinakay sa loob, Papa Dudut. Tapos hindi ko na po alam ang nangyari. Dahil nagising na lamang ako noong sira ang saplot ng pangitaas at takot na takot. Mabuti na lamang dahil walang nangyaring masama sa akin na mga panahong yon. Kaya nakauwi po ako ng ligtas sa bahay namin. Alalang alala po si nanay nang datnang ko sa bahay, Papa Dudut. Sigurado ka ba na walang masakit sa'yo? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Ayos lang po ako, Nay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Anong mag-alala? Tingnan mo nga yung itsura mo. O sige, sabihin mo, sinong nanay ang hindi mag-aalala sa anak nila na ganyan ang itsura? Ha? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka inumaga? Hindi ka man lang tumawag o nag-text. Pasensya na kayo. Nagkasarapan po kasi kami ng inuman ng mga katrabaho ko. Tapos nalasing ako kaya hindi na ako nakapag-text o tawag man lang. Ano? Tignan mo! Nagpakalasing ka pa! Hindi ka naman dating ganyan, anak! Hindi ka naman umiinom, di ba? Sorry po, Nay. Hindi ko po intensyon na mag-alala kayo. Ayos lang po ako. Wala naman nangyaring masama sa akin eh. Hindi ko na po uulitin, pangako po. Aba, dapat lang kasi tatamaan ka talaga sa akin pag inulit mo pa yan! Masyado lang po akong stress nitong nakaraan, kaya sumasama-sama ako na lumabas sa mga katrabaho ko. Wala namang masama kung sumama ka sa kanila. Pero ayoko yung ganyang maglalasing ka tapos hindi ka pa magsasabi. Ano na lang ang iisipin ko, di ba? Saan kita hahanapin sakaling mawala ka? Anak naman, pinag-alala mo ako ng husto. Kaya nga po humihingi ako ng paumanhin. Promise hindi na po mauulit, Nay. Dapat lang! Hindi mo maaalis sa nanay ang mag-alala. Mukhang lasing ka pa pag uwi mo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Opo. Medyo hilo lang pero ayos lang po ako. Nagsasabi ka ba ng totoo? Nay naman, wag na po kayo makulit, pwede. Hindi ako makulit. Nanay ako. Ramdam ko kapag may mali sa'yo. Kilalang kilala kita nung maliit ka pa. Sa akin ka nang galing eh. Alam ko naman po yun, pero nagsasabi po ako ng totoo. Siguro maliligo na lang po muna ako tapos magpapahinga. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Mamaya ka na matulog. Pagkaligo mo, kumain ka muna. Magluluto ako ng sopas para mainitan yung sikmura mo. Nay, pwede po bang payakap? Oo naman. Oh, ano ba kasing problema, anak? May masakit ba sa'yo? May umaway ba sa'yo? Binastos ka ba? Sabihin mo sa akin! Wala pong ganun nangyari, Nay. Ayos lang po ako. May ayos bang ganyang umiiyak? Nalulungkot lang po ako. Pero magiging okay din naman ang lahat, di ba? Kung ano man yung pinagdaraanan mo, iiyak mo lang. Tapos kapag handa ka na, kwento mo sa nanay. Nandito lang ako palagi, anak. Salamat po, Nay. Medyo gumaan na po ang loob ko. Mas magiging maayos ang pakiramdam mo kapag nakakain ka na ng sopas ko. May mahi kaya tayo na makapagpapasaya sa'yo. Sige nga po. Mukhang mapaparami ang kain ko kung ganun. O isa, maligo ka na muna. Tumbatang to talaga. Tuliro po ako ng panahon na yon, Papa Dudut, dahil malaki ang posibilidad na napagsamantalahan ako. Pero wala naman po akong ideya kung sino ang gumawa noon sa akin. Lasing na lasing ako noon at hindi malinaw ang mga nangyari sa akin sa isipan ko. Kaya hindi rin po ako nagsumbong sa otoridad kahit matapos kong sabihin sa nanay ko ang nangyari sa akin. Hindi niyo ako masisisi. Pinangibabawan po ako ng takot at pag-alala sa mga sasabihin ng ibang tao sakaling malaman nga nila ang nangyari sa akin. Kaya naman binaliwala ko po ang kaba na nararamdaman ko that time. At pinilit kong maging okay. Pero aminin kong sobrang hirap, Papa Dudut. Bumalik po ako sa trabaho, nagpaka-busy po ako at kulang na lamang ay sa office ako tumira, Papa Dudut. Nilunod ko po ang sarili ko sa mga gawaing pang-opisina para makalimutan ko ang nangyari sa akin.
Ang akala ko ay makakapag-move on ako kahit gabi-gabi akong binabangungot, pero isang araw ay nagkatotoo po ang masamang panaginip ko. Matapos kong makaramdam ng komplikasyon na nagdadalang tawa ko. Nung una in denial pa ako, Papa Dudut. Akala ko ay delayed lamang ako dahil irregular ang menstruation ko. Pero nang magsimula na ako makaramdam ng morning sickness, ay natakot na po talaga ako ng husto. At para nga makasigurado, dalawang beses akong nag-pregnancy test at pareho pong positibo ang resulta. Nang mga panahon na yon ay gumuho po ang mundo ko, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak na parabang gusto kong mawala sa tiyan ko ang baby ko. Pero wala naman akong lakas ng loob na ipalaglag siya. Sinabi ko po sa nanay ko ang pinagdadaanan ko at malaking bagay na nasa tabi ko siya, dahil kung hindi ay baka nasiraan na ako ng ulo. Bukod doon ay pinalam ko na rin po kay Raj ang nangyari sa akin. Galit na galit siya, Papa Dudut, pero mas nanaig pa rin ang pagiging mabuting kaibigan niya. Natatakot ka pa rin ba? Masisisi mo ba ako? Ngayon lang ako magkaka-baby. Paano kung hindi ko magampanan ng tama ang pagiging mabuting nanay sa magiging anak ko? Naniniwala ako na makakaya mo. Saka hindi ka naman mag-iisa sa pagpapalaki sa baby mo. Nandyan ang nanay mo. Ako, nandito rin ako, Maylene. Alam ko nandyan ka, pero ayoko namang iasa sa'yo lahat. Natutuwa ako kasi dinadalaw-dalaw mo ko simula nung malaman mong buntis ako. Alam kong busy ka rin sa buhay mo, kaya salamat. Basta para sa'yo at sa magiging anak mo, palagi ako may oras. Paano ang girlfriend mo? Ayokong isipin niya na may kahati siya sa oras mo. Ano ko ba naman? Wala akong girlfriend. Ha? Pero di ba meron kang dinidate na babae? Meron, pero hindi naman naging kami. Naku Raj, sorry. Bakit ka naman nagsasorry? Ako ang umayaw, Maylene. Naisip ko kasi na ang unfair, dahil wala naman akong pagtingin sa kanya. Ang totoo, ikaw pa rin ang gusto ko, Maylene. At hindi ko mapilit ang puso ko na tumingin sa iba kahit na anong gawin ko. Pero huwag kang mag-alala. Nire-respeto kong desisyon mo. Kaso sana, hayaan mo ako na mag-stay sa tabi mo. Lalo na ngayon na may pinagdadaanan ka. Ayoko magsisi ka kasi baka balang araw ma-realize mo na hindi palang buhay kasama kami ng anak ko ang gusto mo. Ano bang sinasabi mo? Hindi mangyayari yun dahil sinasabi ko sa'yo na siguradong-sigurado ako, Maylene. Alam ko masyado mabilis ang mga pangyayari. Ayaw din kita ma-pressure, lalo na ngayon na dapat mas mag-focus ka sa baby mo. Pero hindi ko kasi matiis na hindi sabihin at patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Gusto kita, mahal kita. At hindi nagbago ang nararamdaman ko sa'yo kahit na magkakaanak ka na. Salamat, Raj. Alam mo, may aaminin ako sa'yo. Ano yun? Nagusto rin kita. Simula kasi nung huling beses ka magtapat sa akin, akala ko sigurado ako na wala pa sa isip ko ang pagbo-boyfriend, na hindi ko kayang isabay sa pagtupad sa mga goals sa buhay ang pakikipagrelasyon. Pero nung malaman kong may iba ng babae sa buhay mo, nalungkot talaga ako ng gusto. Doon ko napatunayan na hindi na lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang tanga ko, no? Hindi ka tangahan yun. Masaya ako na sinabi mo yan. Dahil ngayon na pareho na tayo ng nararamdaman, hindi mo na kailangan matakot. Akin na nga ang kamay mo. Ha? Bakit? Basta akin na. Sinabi ko na to, pero sasabihin ko ulit. Bukod sa nanay mo, nandito ako para tumulong at mag-alaga sa'yo sa buong panahon ng pagbubuntis mo, Maylene. Hindi kita iiwan, kaya hindi mo na rin kailangan matakot. At pag naipanganak na si baby, sabay natin siya palalakihin. Gusto ko na ako ang kilalanin niyang tatay. Kung ayos lang naman sa'yo, syempre. Basta ba marunong ka magpalit ng diaper, bakit hindi? Yun lang pala requirement. Kuwala ko dyan. Maraming salamat, Raj, ha? Kung wala kayo ni nanay, baka nabaliw na ako. Wala akong ka-idea sa susunod na mangyayari sa aming mag-ina. Natatakot ako. Huwag kang matakot dahil kasama mo kami.
Pag dumating na si baby, magiging isang buong pamilya na tayo. Hindi ko po alam kung anong klase ng kabutihan ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko para pagkalooban ng lalaking katulad ni Raj. Mabait, malalahanin, maalaga at consistent. Hindi po ako romantikong tao pero nang mga panahong yon na dumaraan ako sa mabigat na bahagi ng buhay ko ay si Raj ang kasakasama ko. Dahil sa pananatili niya sa aking tabi at pagtanggap sa akin at sa anak ko, pagkatapos ng lahat ng nangyari ay unti-unti po akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na may gusto na ako kay Raj. Kaya hindi na po naging mahirap sa akin na makita ang mga espesyal na katangian niya. Pagkapanganak ko sa baby ko ay tinanong po ako ni Raj kung pwede niya akong ligawan. Hesitant ulit ako dahil nga baka naaawa lamang siya sa akin pero pinatunayan niya na mali ang akala ko, Papa Dudut. Pumayag po akong ligawan ako ni Raj at hindi nagtagal ay sinagot ko na nga po siya. Masayang masaya po kami ng panahon na yon at pakaramdam namin ay wala na pong makapaghihiwalay sa amin. 3 months in my relationship with Raj ay hindi po nagbago ang pakikitungo niya sa aming mag-ina. Nakikita ko po sa kanya na gustong gusto niya ang anak ko at nagpaparamdam din siya na siya na lamang ang tatayong tatay ng baby ko. Siyempre, pabor po sa akin yon dahil may kinikilalang ama ang anak ko pero at the same time ay ayoko maging unfair kay Raj dahil hindi niya dugot laman ang batang gusto niyang maging anak. Pasensya na kayo kung medyo sala sa init, sala sa lamig ako ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Si Raj kasi ang unang boyfriend ko. Tapos kung hindi magiging kami hanggang sa huli, hindi lang ako ang masasaktan sa paghihiwalay namin kundi pati ng anak ko pag lumaki na. Pero sa huli ay pinaintindi niya sa akin na hindi yun mahalaga dahil sigurado na raw siya sa puso niya na ako ang babaeng gusto niyang makasamang bumuo ng pamilya na kapwa namin pangarap. 5 months later ay kinasal kami ni Raj sa Huwes. Nagrenta po kami ng bahay para sa pamilya namin habang nag-iipon ng pampagawa ng aming dream house. Kaso weeks later ng pagiging mag-asawa namin, nalaman ko po na may malaking problema sa pera ang mister ko. Matapos niyang umuwi ng bugbog sarado at nagsimula ng may magpadala ng mensahe ng pagbabanta. Hindi lang sa number niya kundi maging sa akin na rin, Papa Dudut. Tapos inamin po sa akin ni Raj na may malaki siyang utang na pera sa mga kaibigan niya na nilustay niya noon sa kasino at iba pang uri ng sugal. Galit na galit po ako sa mister ko matapos niyang sabihin sa akin ang lahat, Papa Dudut. Kung paanong madalas siyang ma-short noon sa pera kaya siya nangihiram sa akin ay dahil nga involved siya sa sugal. Hindi na lang daw po niya na malaya na nalulong na siya rito dahil nung una ay nananalo siya at malaki ang nakukubra niyang pera. Humingi ng tawad si Raj sa akin pero hindi ko alam kung paano siya patatawarin. Yung mga pagbabanta sa kanya ay totoong nakakatakot. Ayoko madamay kami ng anak ko kung sakali, Papa Dudut. Nangako po sa akin si Raj na hinding-hindi yon mangyayari dahil po protektahan niya kaming mag-ina. Sabihin niyo na pong marupok ako pero nagtiwala ako sa mister ko. Binigyan ko rin siya ng ikalawang pagkakataon bagaman sinabi kong ayusin muna niya ang gusot na pinasok niya. Kaya nga matapos noon ay ginawa ni Raj ang lahat para makaipon ang perang ipambabayad sa mga pinagkakautangan niya. Hindi po sinabi ni Raj kung magkano lahat ng utang niya. Pero malaki po yon para harasin siya o pagbantaan ng mga hinaraman niya. Sinuhestyon ko nga na magpa-blatter pero ayaw po ng mister ko. Hindi na ako makatulog ng maayos sa gabi dahil ang dami kong iniisip. Paano na lamang kung biglang may pumasok sa bahay namin tapos saktan kami ng baby ko? O kaya sa labas pag nag-commute kami o nag-grocery? Sobrang affected na po ang daily life namin, Papa Dudut. Dahil doon ay nag-decide kami ni Raj na umuwi muna kami mag-ina sa nanay ko habang nagpaiwan si Raj sa apartment namin. Mahal ko siya pero mas mahal ko po ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang baby ko, Papa Dudut. Hindi naman umalma si Raj dahil iniisip din niya ang kaligtasan namin.
Sinabihan ko na lamang siya na mag-iingat at huwag na niyang isasangkot ang sarili niya sa malaking utang. Sumang-ayon naman po si Raj at madalas kaming mag-usap via video call. Kaso isang gabi ay may natanggap po akong chat message mula sa isang unknown account sa Facebook kung saan ay nag-send din ito ng mga pictures noong lasing ako at nasa isang kotse habang nakagapos at walang malay. Pero ang nagpatindig ng balahibo ko ay nang makita ko sa naturang larawan ng Mr. Kong si Raj, Papa Dudut. Sino yan? Sandali lang naman, masisira mo na pinto. Hayop ka, Raj! Aray! Ba't mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa talaga? Ano bang ginagawa mo rito? Bakit? Wala na ba akong karapatang pumunta rito? Baka nakakalimutan mo, bahay ko rin to! Alam ko yun. Pero ano bang problema mo? Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari? Ano nangyari? Galing mo rin magbaang-baangan, no? Pag best actor yung actingan mo, hayop ka! Hindi kita maintindihan. Ano ba kasing meron? Tignan mo to! Tignan mo to! Ah! Ikaw to, di ba? Hindi yan mukhang in-edit kaya huwag ka na magde-deny! Sabihin mong hindi ko to! Papasagin ko tong cellphone ko sa mukha mo! Maylin, magpapaliwanag ako. Please! Sige! Dalian mo hanggat kaya ko pang kontrolin ang sarili ko! Bilis! Magsalita ka! Nung araw na yan, Maylin, patawarin mo ako. Kung ganun totoo na kasama ka sa mga gumahasa sa akin, ha? Sumagot ka! Hindi kita ginalaw nun. Pero wala kang ginawa! Hindi sa wala akong ginawa. Wala akong nagawa. Nakapangako ako sa kanila na naihanap ko sila ng babaeng paglalaroan nila. Tapos nagkataon na tumawag ka sa akin noong time na yun. Kaya akong naisip mo? Aray! Pandemonyo mo! Paano mo nagawa sa akin ang bagay na yun? Kaibigan mo ako, di ba? Sandali! Hindi mo kasi naiintindihan. Wala akong choice ng mga panahon na yun. Kasi pinagbabantaan nila ako. Kung hindi ko rin susundin ang gusto nila, sasaktan nila ang pamilya ko, ang mga magulang ko. Bakit hindi ka nagpunta sa police para magsumbong? Bakit mo sila iniyaang kontrolin ka tapos tinamay mo pa akong hayop ka? Hindi ko magawang isumbong sila sa mga police. Dahil babalik na rin nila ako, Maylin. Sino ba kasi ang mga taong yan? Sila ang mga pinagkakutangan ko. Ano? Umabot na kasi ng ilang milyon ng pera na ipatalo ko sa kasino na nagkataon namang hinirap ko sa kanila. Ilang beses na nila ako sinisingil. Pero wala akong maibayad kaya pinagtataguan ko na sila. Kaso, nahanap pa rin nila ako. Wala akong magawa. Minsan nga, para may pambayad ako sa kanila kahit konti. Nangungutang ako sa'yo. So ngayon sinasabi mo na yung mga perang hinira mo sa akin, pinambabayad mo lang sa kanila? Ayos ka rin, no? Nakuha mo pang gumawa ng kwento, hayop ka! Patawarin mo ako. Gipit lang ako ng mga panahon na yun. Hindi ko alam kung paano pa kita mapapatawad, Raj. Nandidili ako sa'yo! Alam mo ba na nilihim ko lang yung nangyari sa akin ng mga panahon na yon dahil takot na takot ako? Hindi ko alam kung paano magsisimula sakaling magsumpong ako sa mga pulis. Kaya nga kahit masakit, tinanggap ko na lang lahat. Tapos nagka-baby pa ako. E di lalong mas mahirap. Ni hindi alam ng nanay ko. Nagabi-gabi ako umiiyak at nandidiri sa sarili ko. Yan naman pala, may alam ka. At isa ka sa mga nandun ng gabing yun. Napakawalang niya mo! Tinuring kitang kaibigan! Minahal kita pero pinilog mong ulo ko! Mamatay ka na! Masunog ka na sana sa impyerno! Papa Dudut, gusto ko nang mamatay ng araw na yon. Matapos aminin ni Raj, nakasama siya sa gumahasa sa akin. At ang masakit pa noon ay siya pa na kaibigang pinagkatiwalaan ko ang nagplano ng lahat. Kaya naman pala ganoon na lamang ang concern niya sa akin matapos niyang malaman na nagbunga ang
panglalapastangan sa akin ng mga panahon na yon. Kaya pala kulang na lamang ay akuin niya ang pagiging tatay sa anak ko dahil yun naman pala ay naguhugas kamay siya sa mga kasalanan niya. Galit na galit po ako kay Raj kaya pinagsusunto ko siya, pinalo at tinadyakan. Hindi naman po siya gumanti, Papa Dudot, dahil alam niyang deserve niya yon. Sinabi ko sa kanya na mamatay na siya, na masunog na sa impyerno ang kaluluwa niya at nararapat lang na pagbayaran niya sa kulungan ang kasalanan niya sa akin. Wala na po akong lakas na pumunta sa presinto para ipakulong siya dahil lito at tuliro ako ng sandaling yon, Papa Dudot. Umalis po ako sa apartment namin habang umiiyak, saka umuwi sa bahay namin nang umiiyak. Takang-taka ang nanay ko pero hindi ko pinaalam sa kanya ang mga nalaman ko. Hindi ko kasi sigurado kung ano ang pwede niyang gawin kay Raj pag nalaman niya ang totoo. Lumipas ang ilang araw ay natili akong cold sa mister ko. Hindi ko sinasagot ang tawag niya at hindi ko rin siya hinaharap pag pumupunta siya sa bahay namin. Niayo kong makita niya ang anak ko dahil hindi siya karapat dapat na kilalaning tatay nito. Pero makulit po si Raj, hindi siya tumigil sa panunuyo sa akin at sa pagmamakaawa na kausapin ko siya kahit kapwa namin alam na wala na yung saysay. Sa huli ay pinagbigyan ko pa rin po ang gusto niyang mangyari. Pero hindi lang siya ang may sasabihin dahil ako rin. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo dahil hinding-hindi ko na masisikmura na makasama ka pa sa buhay ko. Sukang-suka ako sa pagmumukha mo. Maylin, please. Pag-isipan mo muna ang gusto mo mangyari. Paano na lang si baby? Lalaki siyang walang ama. Mas mabuti nang wala siyang kilalaning ama. Kaya ko naman siyang palakihin mag-isa eh. Tsaka ang kapal din ang mukha mo, no? Hindi porke hindi ka nabubulok ngayon sa kulungan, ibig sabihin pinatawad na kita. Para sabihin ko sa'yo, walang kapatawaran ng kasalanang nagawa mo kasama yung mga demonyong pinagkakautangan mo. Alam mo, Diyos na lang ang bahalang gumanti at magparusa sa inyo. Maawa ka naman sa akin. Pinagsisisihan ko naman ang mga kasalanan ko eh. Kung iiwan niyo ako, paano na lang ako? Please, Maylin, parang awa mo na. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Kung hindi tayo maghihiwalay, hindi rin tayo magsasama ng matagal. Magiging magulo lang ang pamilya natin. Ayokong kalakihan nyo ng anak ko. Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin ang lahat. Alam mo, nagsisisi ako na pinakasalan pa kita eh. Pero dahil mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan natin, mas pipiliin ko na lang na ibaon sa limot ang kasalanan mo dahil may bago na akong responsibilidad. Yun ay ang anak ko. Pero saan ako pupunta? Sino na lang makakasama ko sa buhay? Ayoko mag-isa. Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Unahin mong ayusin ang gusot na pinasok mo dahil labas na kami dyan. Ayoko na ulit madamay sa paghuhugas kamay mong hayop ka. Hindi ko na rin problema kung saan ka pupunta dahil malaki ka na. Nagawa mo nga ang kahayupang yun na mag-isa ka eh. Tapos biglang hindi mo na kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Sira ulo ka rin, no? Please, Maylin. Hindi ko kaya na mawala kayo ng anak mo sa buhay ko. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala akong pakialam. Gusto ko na nga sana tamaan ka ng kidlat ngayon dyan eh, sa kinatatayuan mo. Napaka-demonyo mo. Pinakasalan mo lang ako dahil nakukonsensya ka sa kasalanan mo, no? Niloko mo kami ng anak ko, binilog mo kami at ginawa mo kami mga tanga! Alam mong mabuti mong gawin, ha? Pumunta ka sa presinto, isuko mo yung sarili mo. Kung ayaw mo, bahala ka na sa buhay mo kasi pagod na ako sa mga problemang binigay mo sa akin. Gusto ko na lang mag-move on at mag-focus sa anak ko nang hindi ka kasama. Pag-isipan mo muna, Maylin. Baka nabibigla ka lang. Sigurado na ako sa desisyon ko. Ilang beses ko na rin naman pinag-isipan to eh. Ayoko na makisama sa'yo. Ayoko na makisama sa taong ginawan ako ng matinding kasalanan. Hindi ka lang demonyo. Sinungaling ka pa. Kaya sige, sabihin mo. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo?
Gusto mo bang lumuhod ako? Sige, luluhod ako, Maylin. Kung pwede nga lang mawala lahat-lahat ng sakit dahil lang sa pagluhod mo. Pero alam naman natin imposible mangyari yun, di ba? Kaya please lang, huwag mo nang dagdagan ang pagkainis ko sa'yo. Tanggapin mo na lang na dito na tayo natatapos. Na hinding-hindi na tayo maaayos kahit lumuha ka pa ng dugo! Papa Dudot, nagsisimula pa lamang po akong mahalin ang mister ko pero maagang winasak ng pagkakasala niya. Hindi lang sa kasal namin, kundi maging sa batas ang aming pagsasama. At kahit na umiyak pa siya ng dugo ng panahon na yon ay hinding-hindi ko po siya mapapatawad. Sa huli ay naghiwalay din po kami ni Raj na hindi alam ng nanay ko ang totoong dahilan. Pinili kong isekreto na lamang ang lahat dahil ang gusto ko na lang ng panahon na yon ay mag-move on. Pero hindi naman po basta-basta natuturuan ng puso na huwag nang ibigin ang isang tao. Aaminin ko naging mahirap rin sa akin nakalimutan si Raj. Na hindi ko lang naging mister kundi naging matalik ko rin kaibigan. Pero inisip ko na lamang ang lahat ng sakit at bighati na ginawa niya para ako ay tuluyang makausad. Bukod doon ay mas nag-focus ako sa aking anak, Papa Dudut. Di nagtagal ay tuluyan na nga pong natanggap ng mga magulang namin ang paghihiwalay namin ng landas ni Raj. Nagpatuloy kami sa buhay namin, Papa Dudut, until years later ay nabalitaan kong na-diagnose ng colon cancer ang dati kong mister. Ako po naging kasakasama niya sa mauling sandali ng buhay niya bago siya na maalam. Kahit po ilang taon na ang lumipas at magpahanggang sa ngayon, nalulungkot pa rin ako sa pagkawala ni Raj. Pero hindi ko po yon hinahayaan na mamayani sa akin dahil mas mahalaga sa akin ang kasalukuyan. Sa ngayon ay masaya po akong sabihin na naka-move on na ako ng tuluyan sa mga pinagdaanan ko. At ang lahat ng yon ay nagsisilbi na lamang aral sa akin, Papa Dudut. Nakatulong din po kasi ang pag-migrate namin sa Amerika para magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko at ang aking nanay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin ang aking Barangay Love Stories. Ingat po kayo palagi dyan sa Pilipinas and more power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maylin. Kapag nagkakasala sa atin ang isang taong mahalaga sa buhay natin, ang pinakamatapang nating pwedeng gawin ay ang magpatawad at lumimot. Pero ang ibahagi ang storya at mga aral na natutunan natin mula sa masalimuot na karanasang ito ay higit na mas kahanga-hanga. Kaya saludo kami sa iyo, Maylin, dahil hindi ka nagdalawang isip na ipadala at ipagkatiwala mo sa programa namin ang iyong storya. Mga kapuso, mahirap maging mabuti pero sana isapuso natin ito upang hindi natin magawa ng kasalanan ng mga taong mahal natin. Pinagkatiwalaan nila tayo lalo na yung mga tinuring na kaibigan tayo. Ano ba naman ang pagiging tapat at totoo ang isukli natin sa kanila at hindi pagsisinungaling o gamitin sila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories No. 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.